Bakit na amin yung mga doktor na may sakit na ngayon na, di ba? Bakit sila amin? Una-una, yung control na yung utak niyan. Kumbaga, eh, ano na yun eh. Imposible na. Kasi mentally, apektado na yung utak niyan. Eh, pag-aamin pa kaya. Wala na eh. Kumbaga, altered na nga eh. Hanggang DNA level eh. So, yung pag-iisip niyan, hindi na talaga intact. Eh, bakit aamin yan? Common sense lang eh, no? Ito, itong live natin, ito ah. Ano na ito ah? Hindi ito yung sinasabi na nanggigising or nagbibigay ng warning, babala. Hindi na. Ito, usapang pure blood to. Wala na tayo sa stage na yung manggigising or magbibigay warning. Wala yun. Hindi ito yung video na ano, di ba? Ito eh, tapatan ka agad to. Kumbaga eh, walang paligoy-ligoy, ano? Uy, ganun talaga. Straight to the point. Wala nang mga ano eh, mga palabok di ano eh, tawag yan, mga ha? Eh, ba't nga amin yung mga doktor na nabaku, na nagkasakit na unang-una, wala na nga, yung utak niyan, wala na yun, sabog na. Pag amin pa kaya, oh, wala talaga, di ba? Tinan mo yan si, ano, di ba, si Doc Willie. Di ba? Pinapanood ko rin dati yan, eh. Maganda naman yung mga advice niya, pero ang end of the day, ang advice niyan, yung ano pa rin, pharmakeya, eh. Amlodipil, mga ganun eh, no? Ah, kumbaga, papapasokin ka lang, oh, ikaw ganyan. Mag-exercise, kumain ng ano. Tapos sabi, oh, minom ng maintenance. Ano pa rin eh, no? Diba? Si Ate Bing, oh, nag-live ka, ako kanina sa loob ng church, sa Victory, oh, halos lahat, tuklaw. Eh, ganun talaga yan. Eh, pati mga pasto dyan, hindi natin intention nyo. Eh, wala. Technically, kawawa na nga sila eh. Tapos, ididiin pa natin, di ba? Ito lang yung, kumbaga, inaano natin dito. Nagkikwentuhan tayo na ano talaga yung katotohanan. Ba? Eh, ba't nga naman namin yung mga doktor na may sakit na ngayon, na may cancer na wala na nga. Hindi, kumbaga yan, yung utak na, hindi nila gamay yan, hindi nila hawak yan. Pag umamin pa kaya, hindi, di ba? Kasi yung mga doktor na yan, biktima rin naman talaga yan, initially, biktima rin ng matrix yan. Eh, diba? Nung na-invento yung school na yan, yung mga medical, mga, di ba? Mga pagdodoktor na yan, or mga gamot, lalong umiksi buhay. So technically, eh, hindi pa naman tao yan mga yan, eh, may matrix na eh. Ba? Parang yung school. Yung school, scam yan eh. Oh, totoo naman eh. Yung iba dyan, mga in denial. Maraming mga ano daw, yung mga kumukontra-kontra sa mga sinasabi natin, mga in denial yun eh. Kasi, hindi mo rin masisi, siyempre may kamag-anak, asawa, anak. O tayo, nagsasalita tayo dito na, ayun nga, ayun ba, may doktor na may cancer. Subconsciously, ready na rin tayo kasi, di ba, baka one day, sabi mo nga si Miss ko kanina eh. Diba? Baka one time, oh, nanay ko, tatay ko, kuya ko, di ba? Wala, eh, ano magagawa na? Hindi naman sila excuse. Kahit kamag-anak natin yan, kailangan rin tanggapin na, diba, ano yan, excuse? Yung iba kasi in denial eh. O, tulad yan, yung mga inaano na may detox, in denial yun. Oh, hindi mo rin masisi kasi yung hindi niya matanggap na wala nang kahit detox, wala na yun. Oh, di ba? So, in denial siya. Ang gusto niya tanggapin, hindi, meron pa. Oh, ko. Di ba? Eh, paano nga eh, di ba? Binuloko niya sarili niya, kumbaga. Oh, yun naman ang katotohanan.
talagang i-deny mo yung hindi may chance pa, 'di ba? I-deny. So yung mga ganong ano, yung mga pure blood na yung mga ganyan, in denial 'yun. 'Di ba? Yan yung pag yung tipong yung kamag-anak nila nagka-cancer o namatay, baka himatayin, hindi kaya eh, weak. Nasa Bible 'yun, eh, 'di ba? Sa Proverbs eh. If you weak in crisis, you are weak. O yung sabi English eh. Pag mahina ka daw sa crisis eh, sa panahon ng crisis, mahina ka talaga. Gayun yun eh. Yung iba, ganyan, in denial eh. Kaya huwag na awayan naman. In denial. Ha? Ako, mahinit ako kay Lechon, diba? Ayos si Lechon, diba? Oh. Tama nga naman yun. Masama naman talagang mag-wish na mamatay yung mga tao, diba? Pero kung mga ganyan naman, mga ganyan namang klasin, diba? Mga, man, diba? Technically, hindi pa sila namamatay. Marami na silang napahamak. Yung iba nga, nauna na sa kanila. Eh. Sa Bible nga, yung kapalit ng kasalanan, kamatayan eh. O, kahit hindi mo yan sabihin na mamatayan, talagang nagkasala sila, talagang dapat yung punishment, death din eh. O, di ba? Common sense lang yan eh. O, kahit hindi mo naman i-wish yan na mamatay, sabi nga si Mrs. ko, eh, pag di namatay yan, lalong marami pa yan, alam mo yun. Kumbaga eh, kumbaga sa ano, bulok na kamatis, tapon, technically, eh, baka ano pang purpose niyan? Eh, puro pera lang naman utak niyan. Diba? Kaya wala naman doktor na maamin niyan, syempre. Tsaka, ilan libo yung na-encourage nila. Syempre, kahit mamatay, hindi aamin yun. Wa. O aamin niya naman niya action o may kabit yan. Pero yung ano, hindi yan aamin. Kahit nga yung mga kamag-anak eh. Di ba? Yung siya yung bata na matay. Cancer din yan, di ba? Wala sa utak nila na pag-usapan yun. Eh, apektado nga hanggang DNA level eh. Eh, pati ka talagang yung psychological, basic lang yun. Kasi magkakonekta ni eh, physical tsaka mental health eh. O, diba? Pag healthy body, healthy mind. O. Pag hindi healthy yung katawan, syempre, ina-atake na nga immune system, humihina na. O, pati utak, damay na. Alam ko naman, humihina katawan, tapos yung utak, intact pa rin. Wala na yun. Hindi sa hinahamak yan, o hinusga na. Ito, katotohanan lang. O, wag. Laruin mo na lang yan, kasi wala na yan sa mga, kita mo yung mga iba na itsura. Nagmukha lang tumanda lalo. Tapos pagka-deal mo yan mga ganyan, negosyo man yan o transaction, sablay-sablay talaga yan. Wala ka mapala dyan. Yun ang katotoo. Hindi sa hinahamak sila. Ito, talagang reality to. Diba? Idol, go, go, go. Bugbugin mo yan mga mayabang nang nangapi sa amin. Sino ba yan, diba? Oh, sino ba yung nangapi na yan? Yung mga pilosopo, ganun talaga yan. Apihin ka talaga. Parang kuya ko ganyan. Kuya ko. Alam kwenta eh, no? Kapatid, ayaw maniwala. Alam mo yun? Eh, wala eh. Oh. Kaya ako, tanggap ko na kasi may mga kamahal tayo sa pamilya natin. No? Pero gusto naman nila eh. Kahit awayin mo yan, eh, naniniwala sila. Diba? Oh. Wala tayong magawa eh. Talagang kumbaga, kapalaran nila yun eh. Kahit anong tumakambling mo sa harap nila, hindi maniwala yan. Yun talaga eh, di ba? Yun ang katotohanan. Parang ako sa amin, eh, maiba lang tayo ng kwentuhan. No? Sa family kasi namin, syempre, puro katoliko kami. Ako lang yung nagbago ng ano, galit sa akin nanay ko. So, kung ibalik. Ha? Sila solid eh. Yung kuya ko nga, tsaka tatay ko eh, nag-church ako. Hinintay ako sa pintuan eh. Pinapapasa ko, syempre. Gusto kong malaman nila yung pinupuntaan ko. Wala ko pinapromote na ano dito, church o ano, ha? Ginikwento ko lang. So, ang ibig sabihin yan, talagang magkaiba ng pag-iisip ang mga tao kahit kaduguyan. Iba talaga yan. O, diba? Eh, tayo naman talaga, hindi naman talaga, na-save lang naman tayo, hindi naman tayo nagmamagaling.
Kasi ako lang personally, takot din ako nung una eh. Pero sabi ko kay misis ko, paunahin muna natin yung mga tao. Kung magka last trip na tayo. Oh. Pero, kubidyo din naman ako eh. Hindi ako nagmamagaling tuloy. Ba? Talagang, siguro, gumawa talaga ang Diyos ng paraan para masave tayo. Diba? Gumamit siya ng mga tao na impluensyaan tayo, lalong lumakas yung faith natin na, diba? O, yun yung mga ganyan eh. Pero talaga, dati ka nung scam din, iwi-wido kami, isprayan ko pa. Tapos naka-face mask din naman ako. Bumili pa ako ng copper mask, ang mahal-mahal, ilang, diba? Talagang, pati anak ko, ako pa nagpapaayos ng face mask niyo. Talagang stupid din naman tayo noon, nung dati. Natuto lang naman tayo. Hindi tayo nagmamagaling. Ngayon na lang yan, siyempre, marami tayong nalaman eh. Kaya kumbaga, wisdom, di ba, yung knowledge is power. Kaya yung kumpiyansa natin, tumaas. Pero lahat naman tayo, idiot din naman nung uno. Covid-idiot. Natakot naman din tayo lahat eh. Kaya nga kami napadpad dito sa probinsya eh, kasi natakot din kami. Sa kwentuhan kami ng misis ko. Almusal. Oh. Tapos, after lunch, bumiyahin na kami dito sa probinsya. Tuloy-tuloy. Dire-direcho. Maneho na ako nun. Di ko nga naisip kung paano ko nagawa yun. Imagine mo, from Manila hanggang dito sa Leyte, man. Tuloy-tuloy. Ang biyahin to, 24 hours, so tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy talaga. Eh, kahit nga mga bus driver, may palitan eh. Eh, syempre, sa takot ko nga, syempre, tatay tayo, di ba? Huwag ka lang, mailuwas ko yung pamilya ko. Oh, tayo yung takot. Stupid din naman tayo nung una. Hindi naman tayo nagmamagaling dito. Uy, patali naman yan. Ngayon na lang yan, natuto na tayo lalo, di ba? Ah, yung mga ganap ngayon, yun. Doktor na nga, pero makang doktor yan, di ba? Biktima lang din naman ng matrix yan, eh. Diba? Well, di, wala naman dati yung mga doktor-doktor na yan, eh. Nung panahon ng araw, mga dahon-dahon lang, gulay-gulay po. Di ba sabi nga, yung, let, ano, your medicine, your food be your medicine, eh. Pagkain lang naman dati, wala naman yun. Yung, kung na-invento yung school na yan, yung mga doktor-doktor mga gamot, talong umiksi buhay ng tao. Yun ang katotoha. Kasi negosyo lang naman yun, eh. Business lang din naman yun, eh. Ha? Oh. Kaya nga, hindi interesado yung mga doktor. Hindi interesado sa mga herbal-herbal. Wala, masalang kitain dyan eh. Diba? Pag may pinopromote ko mga natural, oh, no, ano, no approved therapy, ano yun? Therapeutic, mga ganyan, di daw nakaka... Pero pag synthetic drugs, gamot, di ba? Gamot daw eh, laging bago eh, di ba? Gamot, nakakagaling daw, mga, man, di ba? Bukas sinungalingan eh. Di ba? Oh. Pero yung mga doktor na, mamatay rin yan. Sabi, mga 90 days, patay yan. Ito, hindi sa pinapanaking mamatay. Ito, katotohanan lang to. Hindi po kinagsalita tayong mamatay. Siyempre, kinikwento. Yung katotohanan, hindi yung magpapakunwari pa, gagaling. Alam mo na ngang bioweapon. Gagawa, patay talaga, 90 days yan. Yun, butas-butas yung likod. Tapos, kinikim mo na, paano mabuhay? Common sense lang yan. Kita mo kung gano'ng tinarantado yan, mga doktor na yun. Tapos pinagkakala mo gagaling. Umaasa pang gagaling. Eh, sinagsaksakan na ng kung ano-ano. Tenera. May lalong pinasukan ng laso. Eh, paano mabuhay? O, pinapanalangin natin mamatay yun. Ah, parang gano'n. Ha? O, eh, totoo naman eh. Parang gano'n kasi technically, putya, sa batas nga ng tao, yun ba? Subukan mong mamaril dyan sa labas, masakir ka pag baba. Tulad sa Amerika, diba? Laging may barilan dun, yung shooting. Yung mga ganyan, ang parusa dyan, ano nga, kamatayan eh. Oh, death penalty, pag nakapatay ka ng mga lagpas tatlong tao, libo, eh, paano, technically, oh, kung sa batas ng tao, dapat talagang mamatay sila. Totoo kasi yun. Diba? O hindi exist yung ano, hindi exist yung kamangmangan na eh, hindi kasi alam. O, diba? Ganyan talaga eh. Sa panahon ngayon, hindi ka na pwedeng mag-ano-ano, yung maang-maangan. Eh, diba? Yung iba dyan ang sasalita, mga may galit pa sa ano.
Galit, ingat kayo dyan, mga ganyan. Yung mga iba, mga religious ko, no? Maniwala ka naman doon, men. Diba? Sarili mo ang ano yan mo, yung sa Diyos, saka sarili mo. Kahit ako yung mga sinasabi ko dito, i-analyze mo. Oh. Kahit gaya ako magsalita, gaya yung bagsakan ko, nagmumura ko minsan, or madalas, i-analyze mo pa rin kung make sense ba, di ba? O papakinggan mo yung mga kunwari, bait-baitan, pero stupid, stupid din naman, di ba? Ba? May ka-stupidohan din. Maraming ganyan. Diba? Di lang porkit nagla-live ng ganyan, kala mo, okay na, di ba? Oh, yung iba yan, pag off nila ng live nila, stupid din, di ba? Maniwala ka dyan. End of the day, ibig sabihin, i-analyze mo yung pinapakinggan mo. Diba? Analyze mo rin yung tao. Ano bang, oh, sabihin, mayabang naman. Ano bang ano nito sa buhay, katayuan, di ba? Daldal ka ng daldal, pero pag patapos mo ng live mo, wala ka naman pera. Oh, anong connection nun? Ang dami mong sinasabi. Tapos sarili mo, di mo nga matulungan eh. Oh, yari ka tuloy. Kaya adik ka pala. Palay-blay ka pa. Nung pala, adik ka pala. Oh, ang dami mong liniligaw eh. So, ang moral lesson dyan, alamin mo rin yung background nung magsasalita. Ganun lang ka basic yan, you know? Oh. Kasi pinapakinggan mo, di ba? Tapos, yung trabaho pala niya, pharmakeya. Pero yung trabaho niya, na-promoter din ng mga synthetic drugs. Man, di ba? Sila rin gumawa niyan. Di yan buong yung nagsasalita kasi matalino na marami na magsasalita dyan pero ignorante pa rin naman. O, yun naman ang hangal, hypocrite ba? O, mga hangal, di ba? May, ba? Iba dyan, kala mo religious pero hangal din. Oh, maganda pa yung pakinggan mo yung hindi nag-church, pero pag nagsalita, di ba? Oh. Yun naman yan. Yung iba kasi natuto lang mag-live, daldala ng daldal, di ba? Kala mo naman, nakipaglokohan. Pag nag-live ka, ito, tapatan na, wala nang bulsitan na. Oh. Oh. Mag-live ka, yung tapatan, walang paligo, walang mga playing safe na pananalita, di ba? Kahit nga mga doktor, nagsisimatayan eh, tapos, diba? Ayun nga, yung mga bata na naman, diba? Sinasapian na naman daw eh. Diba? Simula namin, mga kidlat na naman, diba? Madalas naman mangyayari yan, kaya lang siyempre, hinaharang itong social media, diba? Yung mga tiyatama ng kidlat, diba? Dati pa yun, ngayon, meron na naman. Hindi naman on and off yan. Talagang nangyayari yan. Madalas kaya lang yung siyempre, social media, hindi binabalita. Ngayon na, for some reason, nakakalusot na naman ngayon. Kaya na-update na naman tayo. Pero madalas na nangyayari yan eh. Diba? Sa Facebook nga, yung mga, kahit YouTube, makita mo yung sa langit nila may chemtrail eh. Diba? Yung mga walang alam, ginagawa pang ano eh. Excuse me. Diba? Pansinin mo, pag may friend ka sa Facebook na nagbibideo, basta halos lahat may chemtrail sa... Talagang, ibig sabihin, madalas talaga yung pasabog ng chemtrail na yun. Kasi, yung mga friends natin sa Facebook, diba? Nagbibideo, nag-exercise sa labas. Kito, may chemtrail, diba? Walaan talaga, diba? Dinalasin. O baka mayroon kayong tanungan dyan. Oh. Kung may tanong ka, kahit anong question, personal man yan, o. Oh. Diba? Yung lechon, si lechon, kasi siyempre, alam niya yan, eh. Sumama na yan, diba? Yan yung gustong ipakulong yung mga ayo, diba? Yan yung yung demonyong yan, eh. Dapat mauna na yan. Diba? O. Oh. Parang sila Duque, di ba? Sila Berger sa DOH. Marami namang di, ano yan. Kasi sa kanila naman, trabaho lang yan. Wala naman silang pakialam dyan. Di ba? Wala naman pakialam yan. Yung mga doktor na yan, wala naman pakialam yan magsimatayan tao kasi trabaho, yan, dyan sila kumikita eh. Di ba? Dyan sila kumikita eh. Parang mekaniko. Oo. Oh. Kung walang silang sasakyan, wala silang kita. Ganun lang 'yan. Kaya yung mga doktor ngayon, excited na naman mga nurse kasi siyempre sila na naman daw kuno yung bida.
Kumbaga sa negosyo, pa, alam mo yun, marami naman mga customer. Ganun lang ka-basic yun eh. Oo. Oh. Diba? Oh, tsaka yung iba, mga binayaran pa. Wala na talaga. Alam mo na naman sinasabi ko. Nire-remind ko lang naman. Ako dito, hindi naman ako nag-live dito, nagmamagaling na maraming alam. Yung alam ko, alam mo rin naman. Nire-review lang natin. Ganun lang naman yun. Nag-ano lang tayo dito, nagpapalakasan tayo dito. Parang hangout natin itong mga ka-pure blood. Diba? Pati mga kapitan at ibang politiko, wala yan, di ba? Tingnan mo yan si ano, sino ba yan si Bil, si Banal na Aso, si Villanueva. Nakailang ano yun, hindi pa mamatay, di ba? Tibay, di ba? Kunwari lang, wala na tayong preba, pero kung may makita kang picture na to, ano, di ba? Tibay, di ba? Si Boy positive yan eh, maya-maya, lagi yung positive. Maya-maya, lagi, positive na naman, di ba? Nabaliya lang sa basketball eh. Positive na daw eh. Stupid, di ba? Di pa mamamatay ang hayop na yan. O, syempre, ganun talaga eh. Yung iba, wag daw mag-wish na mamatay. O, di, ikaw yun. Hindi, iba naman tao. Kasi iba kasi nag-compare. Magkakaiba tayo ng ugali. Tulad niya, may mga tao hindi athletic. Tayo, athletic. O, hindi kasi kayo pwede mag-compare ng ganito. Ha? Magkakaiba talaga ng perspective ang bawat tao. Diba? Ganun lang. Sabi ni Tommy, dahil sa pera, kaya pinagka nulo nila kapwa. O, yun talaga eh. Ha? Sa Bible nga, may mili ka, pera o Diyos eh. Ganun, kaya lang yung mga demonyo, pera ang gusto eh. O, walang, ganun lang naman yun. Diba? O, hindi ka pwedeng, iba kailangan, isa lang. Ganun lang. Iba, mas pinili pera eh. Pinili pera eh. O, pinili nila pera kasi trabaho eh, di ba? Mawalan daw sila ng sweldo eh. O, mas pinili nila yung pera. Kahit yung mga pastor eh, pinili pera eh. Diba? Diba? Correct money matters eh. O, yun talaga eh. Eh, pera naman nagpapatakbo sa mundo eh. Yun ang katotohanan eh. Diba? Pera talaga eh. Oo. Kaso ngayon, dami na papakamatay ah. Diba? Daming ano, tumatalon eh. Oo, yun na yun. Diba? Sama talaga ng ano. Sama ng mundo na eh, no? Tayo naman, syempre, tuloy pa yun ang buhay. Diba? Nag-aalaga pa yun ng sarili, nag-exercise. Diba? Siyempre, isama na nga ng mundo, magpapaka-depress-depress pa, di ba? Kailangan magpalakas tayo ng katawan at isipan. Kasi konektado nga yan, pag pinapalakas mo yung katawan mo, siyempre, sumasabay na rin yung kaisipan. Ganun naman yan eh. Tingnan mo yung, ano, yung bodybuilder, patay eh, di ba? 36 pa lang eh. Ano yun, sa steroid yun eh, yung tuturok siya. Kita mo, kinakain daw niya 100 sushi a day, tapos mga karne na, hindi. Eh paano, steroid ng steroid, damay na utak, eh paano, hindi mamatay. Parang in-advance na yung buhay niya, yung kakainin niya ng 10 years, in-advance lang niya ng 2 taon eh. Parang yung may mahilig mag-yossi dyan, di ba, patay agad eh. Yung mga mahilig mag-yossi, yung mga, ano, yung mga tawag dito. Yung ano tawag doon? Yung Yossi ng Yossi. Chain smoker. E paano? Hindi mamatay ng maga. Yung sisigarilyo niya ng 30 years. Yossi lang niya ng 3 years. E patay ka. In advance ka agad eh. O patay talaga yun. Ano naman yun? Colors of money can... Ano ba? Can blind. O tama eh. Diba? Sitak. Silaw eh. Diba? Wala eh. Love of money na talaga yan eh. Diba? Kasi pag may marami kang pera, wala na naman. Hindi na sa pag-ayabang ito.
Pag maraming pera, sa una lang ano, no? Pag may pera ka lang, wala lang, mabili mo lang yung gusto mo. Walang hassle. Kasi may pambili. Pero ganun lang na din, no? Hindi ka naman lalamon talaga ng ano. Hindi, kakain ka ng ice cream. Oh. Hindi naman, hindi mo nga maubos yung isang galon. Eh. Kaya, kumbaga, wala rin eh. Tapos yung pera mo, nasa bangko lang. Scammer na lisensyado. No? Oh, kahit milyonaryo ka pa, yung pera mo naman, nasa bangko lang. O yung mga scammer, yung mga kabal na yan, yung naghahawak ng mga bangko. O sila, di ba? Sila parang inuuto lang eh. Kaya ako, inaano ko yung sa pera. Hindi na ako nanginayang din. Di ba? Minsan, kung linuloko ng tao, sige, inyo na yan. Kumbaga yung wala na tayo dyan sa ano, yung attachment sa pera. Di ba? Wala na yun. Bili nga ako ng kalapati, 20 mil isa eh. Kahit pili ko linoloko, sige, sa'yo na yan. Diba? Ganun. Kung ginula naman ako, bahala ka, karmahin ka. Pero, kumbaga, yung pera, wala na. Diba? Wala na yan. Detach na tayo dyan. Pero, siyempre, kailangan pa naman ng pera hanggang ngayon sa panahon yun. Pero, dyan, wala na tayong attachment. Mukhang ipipilit pa din ang yun, mangyayari talaga yung mga trip-treating na yan. Diba? Kaya anong solusyon na eh? Ito na naman tayo, solusyon eh. Solusyon dyan, umalis ka dyan sa city, ulit-ulit naman tayo. Diba? Hindi naman solusyon dyan eh, alis sa city, di ba? Totoo lang, mas masarap mamatay sa probinsya eh. Kasi not nature, di ba? Ang magandala sa probinsya, yung environment, yung mga kalika, bundok, dagat, yung nature. Pero marami pa rin ignorante rito. Probinsya. Marami pa rin stupid talaga dito ang tao. Hindi na po. Ang advantage lang naman sa probinsya, yun nga, yung resources, di ba? Sa mga pagkain, di ba? Maraming tanim, tatanim. Ang advantage nga lang, yung nature nga lang. Right? Malawak na lupain. Walang traffic. Diba? Yun yun eh. Mas malinis yung hangin. Yun lang naman. Pero hindi pukit probinsya eh. Ano na, marami naman. Mga tanga-tanga pa yun naman sa probinsya. Diba? Mas tanga nga sa probinsya kasi walang ignorante. Late yung information eh. Diba? Kaya ngayon mga scammer dito nagtatambay. Kasi madaling mauto ang mga tao eh. Kasi minintain sila ng mga politikong corrupt eh, na maging bobo lang eh. Hindi sila pwedeng tumalino. Pag tumalino sila, mabubuking yung mga corruption, di ba? Pag sila yumaman, yung yaman ng mga corrupt, mababawasan. Kaya, linilin lang nila yun eh. Ha? Dito lang yung piyesta eh, kala mo. Pero yung piyesta na yan, ang akala nila, puro lamon-lamon lang. Pero bahayin din, ang ano niyan, yung religion pa rin eh. Yung Katoliko, yun eh. O ito, real talk tayo. Walang simba-simba, usap-usap dito. Totoo lang ha. Kasi ako, pinanak ko Katoliko eh. Ha? Dito, after piyesta, ang daming inaatake. Paano? Maghapong kain, inuman. Paano hindi mamatay? Di ba? Hindi, anong hindi atakehin? Di ba? Tapos yung mga simbahan dito, mga costume-costume, mga pang-demonyo. May mga ganun-ganun pa, nakamaskara pang ganyan. Alam mo, mga demonyo, di ba? Dito, mga bata pa, pag magpapiesta, no? Nagdadasal doon sa kalsada, eh. Naawa ko, mga daladala pa yung mga sanggol. Baby pa lang, binirenwash na eh. Kala nila, piyesta, lamon-lamon lang. Kainan, inuman lang. Pero behind it, yung demonic, ano ba, yung ritual ba? yun eh. Alam mo yun? Man, grabe, yun. Kawawa. Sa
Sabi nung bata ko ganyan sa Bicol. Pag may mga procession doon ng mga santo, tuwan-tuwa. Kasi gabi, siyempre, mga bata, laro ng laro hanggang gabi. Pag may procession doon ng mga ano, tuwan-tuwa ka na, no? Pero yung spiritual natin, inaatake na doon, nabibrainwash na tayo doon. Diba? Ganun. Parang yung school, di ba? Kaya yung mga nakapag-aral, madaling mauto kasi nasanay sila eh, na sunod-sunuran eh. Oh, maganda pa yung mga rebellious eh, yung mga tulad natin, yung mga summer class. Minsan, maganda rin yung, alam yun, parang nung araw, pag yung sa school, yung mahina, yun pa yung umayaman eh, yun pa yung umaasenso eh. Yung mga katabi ng basurahan, yung row 6. Ako, ganyan ako dati, katabi ko lagi basurahan eh, row 6. Siyempre, 40 kaming sa classroom. O, yung mga, ano, panapon doon sa row 6 eh. Sabi ng basuran, may nagsawa ko sa amoy ng basuran, amoy bubble gum, mga juice, sawa ko doon eh. Pero di naman sa pag-iaba. Nakita kami nung pinakamatayo sa batch na, nangungutang sa akin eh. Oo. Diba? Parang ironic eh, diba? Yung mahina sa classroom, nangungutang yung magaling, diba? Man. Oo. Maganda rin yung hindi katalinuhan siya. Kasi matalino, sunod ng sunod lang. Yun. Hindi naman kasi porket magaling sa class, magaling ka lang sa classroom kasi sunod ka ng, oh, pag memorize, memorize. Yun. Tinan mo si Yulo, magaling lang sa gym yun eh. Pero estupido yun eh. Magaling ka lang sa gym, di ba? Oh, pero stupid ka, di ba? Yun ang katotohanan. Magaling ka lang sa gymnastics. Pero paglabas ng gym, wala, bungol yun. Kita mo, nag-vaccinated yun eh. Hindi naman nag-isip yun eh. Oo, oh, yun ang ibig sabihin. Ano mo naman yung 100 million. Oo, oh, eh kung mamatay ka naman very soon, di ba? Oo. Oh. Siyempre, isip ng stress yan, isip ng isip. Eh, malapot na dugo. Oo, oh, baka nga di umabot ng next Olympic yan eh. Diba? Yun ang katotohanan din. Away-away. Oh, ayan, no? si Elaine Javier, oh, Aro Astero, di ba? Si ano, yung mga kasama natin eh. Si Nids, oh, si John, nabagabag mo, ay, mga bago yun, ha? Oh, Brother John, di ba? Nag-start ng driverless bus eh. Pampanga, no? Ayan na yun eh. Di ba? Sa probinsya ka, hindi naman talaga safe din naman dito. Pero iba pa rin pag nasa nature ka eh, nagets mo. Nandyan yung dagat. Diba? Pag sa city ka, mas alam mo yun, mas ramdam mo yung ano eh. Yung evil eh, diba? Alam mo yun. Yun yun eh. Iba pa rin talaga, diba? Iba pa rin yung ano. Dito may chemtrail din. Pero siyempre kahit paano, nakaka-ano pa rin yung mga puno. Kahit paano nalilesen yung effect nun. Kasi, di ba? Kahit naman pure blood ka eh, paano ka makaiwas dyan sa chemtrail? Eh, hinihinga natin yan. Di ba? Wala tayong kawala dyan. Pero iba pa rin pag nasa probinsya ka eh. Wala may ari ng lupa dito. Sabihin mo, ay, wala may akong lupa sa probinsya. Wala may ari niyan eh. Inangkin lang yun ng ano, ng gobyerno. Kala mo kanila eh. Yung ginawa ng Diyos yung lupa para sa mga tao lahat. Kung hati-hatiin nga ang lupa sa mga tao, wala namang squatter. Tsaka libre yun. So, diba? Gawa ng Diyos yun. Dapat di nga binibili yun. Eh, syempre, itong gobyernong corrupt. Diba yung word nga na government, diba? Control your mind. Mind control. Oh, binubudol-budol ka lang yung government, di ba? Yung meaning, control your mind. Parang yung television nga, di ba? Television. Eh. Puro ka din mo. Puro brainwashing. Eh. Di ba? Yun eh. Inangkin ang politiko, di ba? Inangkin lang eh. Di ba? Kala mo kanila eh, di ba?
Pinatituloan. Pero yung pinabili, parang kayo, pag may nakita ba, pag may nakita kang ginto sa bahay mo, o yung mga, yung perlas, o government property, hindi naman kayo nakahanap, aangkinin, di ba? Sila, magnanakawin nila. Yun ang katatawanan na. Sabi ni Anslo, ano yung mga pagiging summa cum laude kung sumakabilang buhay ka naman? Ayun naman eh. Diba? Pero alam natin, yung pinasok kasi by weapon, di ba? O depopulation lang naman daw ko, no? Diba? E paano mo nasabi kung sino? Which is which, di ba? Who is who? E paano mo nasabi? Pero alam natin, kung 8 billion ng tao sa mundo, ang nabakunahan, 6, ba? 6 billion. O, yun eh. O, paano mo sabi kung, di ba? Kaya mission, pag nakikinig tayo, ina-analyze mo nun. Di ba? Hindi naman. Diba? Kahit ito sinasabi ko, kahit, i-analyze mo rin kung make sense ba o bullshit lang. Diba? Yun naman ang ano dyan eh. Maramdaman mo naman kung anong habol mo lang, kung viewers o pasikat, ramdam mo naman eh. Diba? Nababibes mo naman yung salita eh. Nababibes mo kung ito, kailangan ng pera to o hindi. Diba? Ramdam mo naman yan eh. O. Diba? Yun lang naman yan. O baka may ano ka pa dyan, tanong. Kahit anong tanong dyan, diba? O. Yun yan eh. Hanggang ang mga nakakamatay, oh, ito talaga eh. Diba? Kala mo lang, normalan eh. No? Punta ka ng mall eh, kala mo, normal eh. No? Eh, demonyo nga eh, sinungaling, kala mo normal, pero... Kita mong yan, oh. Yung Doc Willie, diba? Bakit? Ano kung doktor ka, bakit? Kayari ka talaga, diba? Eh, ano kung doktor ka, bakit? Unang-una, puro parmakeya nga pinopromote mo. Oh. Malamang, tira ng mga synthetic drugs. Diba? Siguro yung mga 90 days. Dedo yan. Oh. Ayun yung mga ganyan. Eh. O, oh, yung kilalang doktor, pumanaw na. Ayun yung mga ganyan galawan dyan. Eh. Akala mo naman, mabubuhay pa eh. Paano? Ba? Wala na kahit. Kung ako yan, hintayin ko na lang eh. Kung alibawa lang ha, hintayin ko na lang pumikit. Pag gamot-gamot pa, eh, yung mga sinasalpak, mga lason pa rin, common sense lang, kung nag-iisip tayo, diba? Lason na nga, sa katawan. Tapos, ang sinasalpak, kung ano naman, mga lason din, eh, paano kang gumaling? Common sense lang yan. Buti kung paliguan pa ng mga kalas ng bayabas, oregano, pwede pa na malinis, pero, ang mga pinanggagamot, mga lason din, hindi, paano gumaling? Hindi mo nalalam yun, di ba? Ignorante rin yung mga yun, di ba? Ganun talaga, di ba? 20 million. Oh, 20 million nga. Isang million na lang dyan ang sumunod, di ba? Yun yun eh. Pag namatay kasi yung tao na isa, hindi lang isa yun, di ba? Oh. Curse kasi yan sa mga mayayaman. O, yun na nga, yun mo. Yaman, yun. Yung iba naman dyan, nung nag-asawa lang ng foreigner. Ah, tayo, yumaman tayo, sa sacrifice, hard work. Yung iba, shortcut, yung asawa lang ng foreigner. Diba? Eh, discarte nila yun. Yun. Yung iba, nakapangasawa ng mayaman. Kala mo, pag umarte, kala mo, naghihirap eh. No? Diba, ang dami nyo, makita mo mga asawa ng foreigner. Mga, alam ko yung mga galawan nyo, mga shortcut nila yan. Karami ng maraming Pilipina, may mga side bit na po, kasi pinapadalahan sila. Nung araw pa yan, yung iba, yun ang exit nila eh, yung ano, apam eh, no? Diba, discarte nila yan, diba? Sagot sa kahirapan daw. Yun naman totoo eh.
Hindi naman lahat, karamihan lang. Diba? Ito mo makikita ka sa mall. Foreigner, mga 8 years old, yung mukhang butike yung babae na ano eh. Mukhang butike na batang-bata. Paano papa, sa tingin mo, true love yan? Diba? May nakita ko isang araw, bading pa yung kasama eh. May matandang ponos. Bading na Pilipino. Sagwa eh, diba? Ikaw, sir, pinili ka. Ano yung sabihin niyan? Pinili, eh, no? O, tingin ko lang, pinili naman talaga tayo. Diba? Tingnan mo naman ng God's protection sa kanyang mga anak, ang mga gusto na dalhin tayo sa bakulang. Sila na, o na. O, yun na nga, eh. Diba? Basta kapit lang tayo, di ba? Nasa Bible naman yan na ano, hanggang magsitis, hanggang huli. Yun naman yan. Di ba? Hindi ko na kailangan sabihin sa'yo, huwag ka na mag-comply. Eh, alam ko naman, hindi ka mag-comply. Yung iba kasi, nagla-live, ang sabi. Ang titigas ng... Oh. Eh, nakikinig naman sa kanya, mga pure blood naman. Nakikikupal lang yan. Nangungupal lang yan. Oo. Oh. Wa. Diba, dahil mong post, never nga nag-like yan eh. Kahit mag-like kayo ng sarili mo, hindi yan, hindi mag-engage yan. Nangungupal lang yan. Never naman mag-like yan, nangungupal lang yan eh. Diba, nakikikupal lang. Hindi diba? Naman totoo eh. Nakikikupal, diba? Hindi naman po kayo nakikinig, ay, naniniwala na siya. Yung iba dyan, most of them, nangungupal lang yan dyan, nakikikupal. O, yun ang salitang kanto eh, di ba? Eh, ganun talaga eh. Oh. Alam mo, magpa-social pa ako dito. Di ba? Baka may katanong ka pa dyan. Di ba? Mga school-school yan, maniwala ka dyan na ano. Diba? Sa mga mall, mga, ang mga mayayaman, aso ang dala. Ayun nga eh. Technically, madumi yan eh. Mga aso. Diba? Mga balahibon yan eh. Excuse me. Technically, ano yan? Diba? Hayop yan eh. Sa outdoor, pwede yan. Pero sa indoor. Kasi mas madumi ang hangin sa loob eh. Sa bahay mo, mas madumi ang hangin sa loob ng bahay. Sa outdoor, kasi, siyempre, free. Kaya yung hayop, pag nasa kunya, restaurant, aircon. O ikot-ikot lang yung mga, ano niya, domino, mga balahibo mo. Tapos pupunta sa pagkain. Diba? Yan mga, pag may microscope mo yung mga balahibo yan, puro bak, puro bulati yan mga yan eh. Diba? Mga galis-galis yan, technically. Diba? Pwede yan sa outdoor. Huwag bakal ka kumain sa loob. Doon ka sa labas. Hindi naman sinabing bawal hayop, pero kailangan, common sense, di ba? Maging i-consider yung ibang tao. Kita mo sa mall, biglang tatahol-tahol ka, cute-cute pa ng aso, pero tatapang, di ba? Eh kung biglang mangagat nga yan. Oh. Di ba? Eh kasi sabi ni brother dito, yung sa hayop daw, di ba? O pwede naman yan sa outdoor, wag sa loob. Di ba? Dog jeans, isa lang yung ayun na nga, alam mo. Yung laman ng mga bakula, may mga ano ba, may laman, may talagang literal yung tuklaw talaga, yung ano nang sa ahas eh, yung bino. Mga grabe, grabe mga ano niyan eh. Laman niyan eh. Diba? Dito nga, yung cementerio dito, pinapaganda ito. Pang mayayaman, parang heritage eh. Pag dumadaan kami, sabi ko, Miss Wayne, tingnan mo, pinapaganda. Kumikita ang kabuhayan. Ilan ba? Diba? Dito, yung kapibayan dito, linibing na. Kanina may, basta, kaliwat kanan eh. Harap likod eh. Diba? Ay, alam na natin yun. Diba?
May namatay na naman po dito sa amin, sunod-sunod na may hina. Ayun na nga eh, ganun talaga eh. Diba? Ganun talaga eh. Mahina na daw oh. Nasa butahin na. Ha? Mahina na eh. Oh, baka may ano ka, tanong-tanong ka dyan. Oh, about itong scamdemic, kahit ano. Ba? O, oh, yung mga ano ngayon, di ba? Viral-viral si Doc Willie, di ba? Parang si Lechon din magsalita yun. Babait-bait, eh, no? Mahal daw niya yung ano niya, eh. Palo, eh, siyempre, kumikita siya. Ha? Mahal daw, eh, no? Mahal daw, eh, ba? Kasi kumikita. Yun naman talagang katotohanan dyan, eh, no? Alisin mo yung spiritual side. Yeah? Eh, kahit naman humingi ka ng ano eh, wala eh, may bioweapon yan. Yung kung physical na katawan, wala nang laban yan. Yung spiritual side, eh, wala tayong alam dyan. Eh, Diyos may control yan. Pero kung usapan natin, yung physical lang na usapan, ba? Kahit anong pray mo dyan, yung katawang lupa, wala na yun. That's, wala na yun. Dami, wala. Wala na magawa yun. Kaya nga, hindi na, pepre ka, hindi naman para gumaling na eh. Yung spirit, yung spiritual mo, yun ang inaagapan mo pa. Pero yung katawang, ano, anong laban yun dyan sa bakuna? Anong laban ng katawan? Diba? Kita mong yan. Sabi nyo, pagalingin pa daw siya eh. Kala mo naman, papagaling ka. Buhayin lang daw siya kasi marami daw siyang papagalingin. Talaga? Ha? Ah, technically, yung mga promoter niyan, dapat mawala na talaga yan. Oh, sakit ka magsalita, no? Eh, pero totoo naman. Eh. Totoo lang, no? Biblical din naman yun. Oh, ang kapalit ng kasalanan, kamatayan. Oh, ang dami nilang pagkakasala, eh. Eh, Diyos nagsabi nun eh. Diba? Sa Bible yun eh. Oh. Parang si Lechon, pag nabuhay pa yun, marami pang pepe-revisuin yan eh. Whether pure blood ka o nabakunahan ka, ititirahin ka pa yan eh. Magandang madedo na talaga yung hayop na yan. Diba? Oh, yun ang katotohanan dyan eh. Masama talagang mag-wish na mamatay yung tao, pero kung mga ganyan mga demonyo, no? Demonyo nga eh. Gusto mo nasa lupa pa eh. Diba? Mawala na talaga yan. Yun talaga. Alright? Oh, yun lang ang istoryahan natin. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Have a great night.